naman natin, ano, kaya medyo happy na tayo dun sa ating mga four-piece Benes, ano. Nandyan sila para tulungan tayo. At syempre, lahat nagsakripisyo, may mga na-delay, naghintay. At ito, may nag-payout na nga, nag-payout na sila. Kaya happy na yung ating mga four-piece Benes. Ngayon, tama naman ang sagot nila, kailan yung educational grants ng retained, ano po. So ito po, ang ihingi uli natin ng advice dun sa ating mga four-piece NPMO. Sa ganon, masabi namin sa inyo ng tama at hindi na kayo agagalit sa akin, ano? ano? Pero hindi, syempre ganun ho talaga. As much as we want to, kung kaya na talaga, kahit bukas, hindi tara. Kaya lang syempre, alam po natin, minsan may mga technicalities na involved. Pero ito po, as long as ma-ready namin, yun naman hong pangako namin sa inyo. Talagang darating at dadating, ano, kailangan na alam po natin makakuha ho na schedule naman doon sa ating mga EDUC grant. Supposedly kasi, eh dapat March nga po yun, maaari nagsimulan. But then, yun nga, kagaya ng P5, medyo naatrasado. Pero eventually, dumating din naman. Baka, eh ito, eh, hindi rin magtagal-tagal. Ano, eh huwag nyo na akong aawain ulit. Wala akong pinangakong date, ha? Pero ano? Malapit na. Pero yung ginagawa nyo ng paraan. Kasi talagang aminin na natin, yun nga nabalita ko sa inyo. Isipin nyo yung ginagawa natin sa 4Ps. Meron tayong reassessment, reintegration, o reactivation uli ng mga dapat naalis, na binalik. Tapos ito nga, yung mga hinahabol nating payouts, payment, ano. And then yun, pinag-aaralan din po kung maaaring dagdagan ng inyong grants. Ano? Ito po yung mga tinitingnan natin. Ano?